po ipo, tuloy po natin yung patungkol po ito sa rotor at saka po sa shafting natin. So, ang ating pong shafting ay meron pong iba-ibang klase. Meron tinatawag na round. Yung round po, meron siyang pin. Meron siyang butas. Pero, meron siyang double purpose. So, may round siya, pero meron siyang half. Kung dipin yung binunot mo, tapos yung kanyang dulo ay bilog, so pwede mo siyang gamitin. Pero kung half mo naman yung hélice mo at dipin yung kanyang modelo o type ng pagka-shafting niya, so ito yung pwede mong gamitin. Dual siya. Ngayon, yung talagang round, kalimitan nakikita natin to sa standard. May dalawang klase ng sukat ito. Yung thread niya sa hulihan, iba din. Merong thread na pang plastic na gearbox. So, pareho man siya ng ng haba, meron siyang pin at bilog din yung thread sa harap, pero pagdating sa likod magkaiba yan ng thread, tinatawag na magaspang at saka pino. Yung pino kalimitan ginagamit sa alum na gearbox. Ito namang magaspang kalimitan sa plastic doon sa China tsaka sa standard. So yan po yung sa round. Meron siyang dalawang klaseng thread doon sa likod. At ang kanyang sukat ay merong maliit, merong mahaba. Ibig sabihin, kung ang binunot mo na shafting ay maiksi at nakabitan mo siya ng mahaba, magkakaroon ka ng problema. Una, pwedeng yung pan mo dun sa harapan sasaya dun sa guard. Yung pinaka front guard natin, pwedeng sumaya dun yung pan dahil mahaba yung napakabit mo. Ngayon, kung i-adjust mo naman yung shafting mo paurong papunta sa likod, pwedeng ang magiging problema mo naman ay tutukod dito. Pwede siyang tumukod dyan. Kaya pag nilagay mo na yung tornilyo dito, lalo na siyang hindi iikot. Kaya kung ano yung binunot mo na shafting, kung gaano siya kaiksi, at kung ano yung thread niya sa hulihan, yun din dapat ang ikakabit mo. Dahil kung ang nabunot mo na thread ay magaspang at kinabitan mo siya ng pino, hindi rin iikot. Hindi siya magro-rotate o hindi siya magsuswing. Lalagitik lang siya. Mag-stack up siya doon. Hindi na siya mag-suswing. Dahil nga sa yung thread niya, ang binunot mo magaspang, kinabit mo pino, hindi pwede. Kung binunot mo pino, kinabit mo magaspang, hindi rin pwede. So, meron kang dapat sundin dito sa shafting. Yung haba niya, yung thread niya, at saka yung kanyang tinatawag na round, at saka yung half moon. Kasi, ang half moon, meron siya talagang pan o hélice na para sa kanya. Kapag kinabitan mo ito ng round na hélice, hindi mo na siya mahihigpitan. Iikot lang nang iikot yung pan lock mo. Wala kasing magtatrap dito sa hapmon mo kung ang kakabit mo lang ay pang round yung hélice mo.
So kung round yung hélice mo, dapat round din yung shafting mo, yung thread mo sa harap, kasi ang maglalak nun yung pin. Siya yung pag inikot mo na, hiligpitan mo na yung panlock, itong magtatrabaho yung pin mo dito sa butas na to. Pero pag ang kinabit mo nga dito sa half moon mo ay yung round yung modelo ng hélice mo, hindi pwede. Kailangan half moon din yung pan. Ngayon, kung ang half moon mo ay gusto mong kabitan ng modelong round yung hélice mo, kaya mo siyang magagawa mo siya ng paraan. Gagawa ka lang ng half moon doon sa butas ng hélice para maiakma mo tong half moon na shafting. Nagagawa ko po yun kung walang wala na talaga. Pero kung meron ka naman mabibili o meron ka namang stock sa bahay, huwag mo nang gawin yun na yung round ikakabit mo sa half moon. O kaya yung half moon na hélice ikakabit mo naman sa round. Mas madali yun. Kung ang half moon na hélice mo ikakabit mo sa round, okay lang. Tanggalin mo lang yung pinaka gitla niya doon sa hélice, round na yon. Madali yon. Pero yung round ikakabit mo sa half moon, medyo magtutunaw ka noon para magkaroon ka ng paghuhulmahan ito ng half moon. Yun po yung mga pagkakaiba niyan. Ang half moon, meron din siyang kanya-kanyang sukat. So may maiksi, meron ding mahaba. So yung unang binanggit ko po, kapag nagkalas ka ng maiksing shafting, kinabitan mo ng mahaba, magkakaroon ka ng problema dun sa hélice mo sa harapan. O kung itutukod mo naman dun sa i-adjust mo ng patalikod, tutukod yun sa gearbox mo. Ngayon, kung dinukot mo o kinuha mo, inalis mo ay mahaba naman na shafting at kinabitan mo naman ng maiksi, magkakaroon ka din ng problema. Dahil kakapusin ka naman dito. Yan. Hindi naman kakagat yung thread mo. Dahil siyempre, ang sasayad naman sa iyo doon, yung hélice mo, doon naman sa pinaka-back ng guard mo. Doon naman siya sasayad. Kaya ang gagawin mo, i-a-atras mo naman paabante. Dahil maiksi nga yung shafting mo. Ang mangyayari naman problema, yun nga, kakapusin ka dito. So, hindi iikot din yung swing mo o yung rotation ng electric pan mo. Dahil hindi na kumakagat yung thread dito sa likod kasi in-adjust mo siya pa abante. So, napaka-importante yung kung anong haba na kinalas mo, kung may konting diferensya lang, okay lang yun. Pero yung napakalayang diferensya, mahirap yun. Hindi ka magkakaigin nun. Katulad nito, so pantay siya doon. Pagdating dito, medyo may konting haba yung isa, okay lang yan. Pero yung ganito na siya kalayo, hindi na po pwede yan. Magkakaroon na po ng problema. Ngayon, ito po namang sa industrial, may dalawang klase ito ng laki o bilog. Yung pang industrial po, yung malalaki na po yung makina, iba po ang size nun. Malaki po dito. Parang ganito na po ang size niya. Yan. Malaki na po yung pagkabilog niya. So, ito pong ordinary na shafting na industrial ay meron pong ang kanyang hélice po ay kakaiba dito sa mga nauna kong nabanggit. Dahil ito parang pang plastic po itong mga ito. Ito naman po yung pang alum. Kaya tinawag siya ng industrial. Dahil ang modelo ng kanyang hélice yung pong mga aluminum. May iba-iba rin sukat po ito. Yan po. So kung ano po yung binanggit ko na problema dito sa round at saka po sa half moon, pwedeng mangyari din po dito. So naiba lang po dito yung dito po ang kanyang pinakalock ng tornilyo. Wala po siyang panlock. Tornilyo po di tornilyo. Pag aluminum po yung hélice. Ngayon, dun po sa
mga industrial na malalaki na yung sukat ay parehas lang din po ng binanggit ko dito. May maiksi, may mahaba, pero yung kanyang lagayan po ng LC ay nakapix lang sa ganitong modelo o type. Wala po siyang ganito. Wala pong plastic na industrial na LC. Puro po ganito lang. Ito po naman sa old model ng Panasonic. Yeah, o National. So malaki yung kanyang pinaka-shafting at napakahaba nito. Malaki ang diferensya. At iba po yung tread niya. Iba yung tread niya dun sa harap. Pero yung sa likod, parehas lang po ng tinatawag na magaspang. Pero hindi mo siya pwedeng mag-replace-an ng ordinary kasi kailangan makakuha ka rin ng ganitong sukat o ganitong kataba din. So iba rin klase yung busing niya. Meron pa pong naliligaw na ganito sa akin yung mga may edad na na customer. Meron pa silang mga alagang mga ganyan. So hindi po ako nagpapawala ng mga ganitong modelo pa. Tinatabi ko lang po yung mga ganyang old model. Ngayon, dito po naman sa rotor, mapapansin nyo po yung guhit. Yung guhit na yan. Yung guhit na yan ay sign po yan na sumasayad na po yung rotor natin sa ating stator o yung core. So pagka sumayad na po yan, dito, nagkakaroon na po siya ng guhit. Nauubos siya. Matitrace natin yan na buo yung rotor mo kapag wala kang nakitang guhit. Ang rotor natin ay may iba-ibang sukat. Meron pong kung anong sukat po ng ating stator, hindi pong sukat ng rotor. Meron pong 10, meron 12, may 13, 14, meron ding 16, 18, at 20. So yun yung po yung mga sukat ng kung anong sukat ng stator mo, yun din ang sukat ng rotor mo. Ang pagpapalit po ng rotor at ng shafting, kalimitan po pag bumibili po ang technician ay iniaasa pa yung pagpapalit doon sa nagtitinda. So meron sila dong gato o kaya meron silang maso at meron silang gamit na pagsusuutan ito. Pag sinuot nila doon sa gato, so tatanggalin lang nila itong shafting. Yung paraan po natin, hindi na kailangan na iasa po pa doon sa tindahan kung paano papalitan yung shafting at kung paano papalitan yung rotor. Sa pamamagitan lang po ng kamay ko at saka ng martilyo, nakakapagpalit po ko niyan. Maliban lang po kapag ang isang rotor at ang isang shafting ay sobrang tigas ng kanyang pagkakadikit o pasok. Hindi kaya po ng kamay kaya kailangan ng gamitan ng pinakasangkalan. Pero hindi pa rin po ako gumagamit ng gato. Martilyo lang po tsaka pinakakalangan. So makikita po natin yun dun sa huling bahagi po ng ating video. Ngayon, ang technique po ng isa pa sa pagpapalit ng rotor o ng shafting, kapag hinugot mo na po yung spacer tsaka yung washer, ito po ang magiging mangyayari sa itsura niya. So kung aalisin mo man yung rotor o yung shafting mo, kailangan mong gumamit ng panukat o ng isang tingting, walis tingting, para isukat po dito sa bandang hulihan. Kailangan mong sukatin yan. Yan.
Pag nasukot na po natin yan, pwede mo na siyang hugutin. Ngayon, pag binalik na po natin, yung pinakamaikling bahagi ang una mong isusuot. Kaya mapipilitan tayo na pukpukin ito sa harap. Pag sinuot na po kasi natin ito, sa harap na tayo magpupukpok. Pero pag tinanggal natin, sa likod. Kasi dito po yung pinakamaiksi. So dito natin siya pupukpukin. Pero pag pinasok na natin siya, mauuna naman natin ipasok yung hulihan. Kasi mas maiksi siya kaysa dun sa harap. Kasi kung yung ipapasok natin ay yung harapan, maramihang pukpuk po ang mangyayari doon. Kaya ang iuna po nating isuot ay yung panghuli. Pero pag tinanggal naman natin, ang una natin pupukpukin yung hulihan para konti lang ang pukpuk mo. Pero dito po sa pagpapasok, yung hulihan naman ang ipapasok, maraming pukpuk ang mangyayari dahil sa harap tayo pupukpuk. Ngayon, sa may thread po, okay lang yung pumukpok. Yan. Okay lang yan. Pumukpok ka kasi walang magiging problema dyan. Kasi hindi pa yan aabot sa ikalawang thread. Yung unang thread mo, hindi pa yan mauubos sa kapukpok mo. Ngayon, magkakaproblema ka kapag ang pinupukpok mo ay industrial. Yan. Pag inalis mo yung shafting mo sa industrial, pag pumukpok ka na sa likod, dahil yun ang una mong gagawin para hugutin mo siya, walang problema doon. Kasi nga, nabanggit ko na hindi pa yan makakaabot sa ikalawang thread. Kaya walang problema. Walang mangyayaring problema dyan. Pero pag nilagay mo na siya, dito na po tayo pupukpok sa harap. Yan. Pag pukpok natin sa harap, ang industrial po, bumibilog po yan. Ito. Nagkakaroon siya ng parang maga. Kaya hindi na siya papasok sa ating busing. Hindi na po yan papasok. Dahil napukpok na po natin. Namaga siya. Hindi katulad nung meron siyang thread. Kahit pukpukin mo yan, eksakto pa rin yan. Susuot pa rin yung busing mo. Pero ang harapan po ng industrial pag pinukpok nyo, namamaga yan. So ang gagawin po natin paraan dyan, liliyahin lang po natin siya ng magaspang paikot. Tsaga lang na ikutin ang pagliha, and then kung tinesting mo na isuot yung busing, sumuot na siya, okay na. Tapos na yung problema mo. So, madaling lutasin lang yun kahit na pumukpok ka dito o hindi ka na gumamit ng gato. Ganun lang po yun para sa shafting at busing natin. Rotor. Ang problema palagi ng rotor ay ganito lang. Kalimitan, sumasayad. Pero meron po akong na-encounter, hindi lang 3 beses o 10 beses, na buo naman yung wala siyang sayad, walang guhit na kahit na ano, bagong-bago pa, pero sira. Meron pong ganong kaso o trouble, na kahit buo yung sa tingin mo yung rotor mo, hindi na siya umiikot, humuhugong na lang. Kahit okay yung stator mo, okay yung shafting mo, okay yung spacer mo, okay yung washer mo, pero bakit humuhugong? Ang rotor po ang may problema. So minsan nung una kong ma-troubleshoot ito, talagang nag-isip akong mabuti kung bakit. Buo naman lahat at bago na lahat. Pinaltang ko na shafting, busing, stator, washer, spacer. Kompleto na yon. Puro bago na pero humuhugong siya. Ang tunog niya parang ano, wang, gumaganyan. Yeah. Nag-isip ako, sabi ko, iisa na lang ang hindi ko napapalitan, yung rotor na lang. So nagtry ako na ilipat yung rotor dun sa sa shafting. Nakumuha ko na isang rotor na kasing sukat niya. So nung maikabit ko yung rotor na yon, wala na akong narinig. Umikot na siya ng ayos at pinong-pino yung ikot niya. So ibig sabihin,
Kahit nakita natin na maganda pa yung rotor, nagkakaroon siya ng problema. So hindi ko yon, hindi ko pwedeng alamin kung bakit. Dahil ito ano to eh, metal ito. May halo siyang bakal at saka aluminum. So hindi ko na inalam kung bakit nagkaroon siya ng ganong klase ng trouble. Bakit hindi siya umiikot at humuhugong na lang. Pero pag tiningnan mo naman siya, ay buo naman, walang guhit, walang kalawang, walang kahit na ano, makinis na makinis, pero hindi siya talaga umiikot. So may ganong trouble ang rotor. Kaya yung ating mapapanood kung paano pagpapalit ng rotor at saka ng shafting sa bandang huli po ng ating video ay malaking ano bagay o mahalaga na matutunan natin, dahil kasama yan sa motor assembly na ating inaaral. Kaya tingnan nyo po yung paraan ko kung paano po ako nagpapalit ng rotor o ng shafting. Gaya ng nabanggit ko kanina na pag magtatanggal tayo ng shafting sa may kulihan tayo pupukpok. So nabanggit ko din kanina na kapag bumibili ang kalimitan mga technician, at kabilang din ako doon sa mga nangyari sa akin yan, na umaasa tayo sa tindahan, doon na natin pinapakabit. Pero nung natutunan ko na hindi ko na kailangan yung gato, dahil minsan ako nag home service, wala namang pwedeng mapaggamitan kung paano tatanggalin shafting. So sinubok ko na yung kamay ko lang mismo yung gamitin ko. So testingin natin kung nagagawa ko ba talaga. So yan po, kaya naman ng anong pulso ko. So yung mga ibang technician, kung hindi nagagawa ito, siguro hindi lang sila nasanay. Kasi dati kong trabaho nung kalagitnaan ng 80s, dati po akong karpintero, kaya meron akong mga kasanayan sa pagpukpok ng paggamit ng martilyo. So pag ipapasok naman natin ito dito naman sa yung hulihan naman ang una nating papasok. Kaya dito naman tayo pupukpok sa ibabaw. So bago natin dapat ginawa yung pagtanggal ng shafting, gaya ng nabanggit ko rin kanina na kailangan natin gumamit ng pinaka palatandaan natin kung gaano yung distance ng panghuli natin sa shafting. So kailangan masunod natin yung sukat ng ginawa nating sukat para hindi na tayo mag-adjust o mangangapa pag kinabit na natin ito sa motor assembly natin. Sigurado tayo na hindi ito tatama doon sa gearbox. Sakto na po siya. So nagawa ko yon sa kamay. Ibig sabihin ang shafting at saka yung rotor magkamat siya. Madali naman siyang gawin. Pero kung ang sitwasyon mo ay nandun ka naman sa bahay, hindi ka naman nag home service, so pwede mo nang gamitin yung
kung ano man yung nagawa mong kalangan. So ako, ang kalangan na nagawa ko, ito po. Yan, so mas madali siyang pukpukin. Kasi pagka may ang gamit mo, gumagalaw-galaw pa. Pero pagka yan ang gamit ko, sigurado ako na napakadaling tanggalin ng shafting. Pagpapalit ng shafting at saka ng rotor. So yung sitwasyon na kamay yung ginagamit ko, yun po yung kalimitan pag nag-home service ako. Hindi ko naman po pwedeng bit-bitin yung kalangan dahil sobrang bigat. So yun lang po yung yung technique ng pagpapalit ng shafting at saka ng rotor. Kaya ng kamay natin, sanay kang pumukpok, pwede natin gawin na kahit wala pong kalangan. Ngayon kung nasa bahay ka na at meron ka namang ganyan kalangan natin, so hindi na kailangan na pahirapan mo yung kamay mo. So ganun lang po yung pagpapalit ng shafting at saka ng rotor. Kalimitan po ang pag-trace natin ng sira ng shafting ay yung pong mga guhit dito sa parting likod o ulihan saka dito po sa harapan. Yun po yung tinatamaan mismo ng lugar ng busing. So pag kinain na po yung busing nyo o kaya yung shafting, nagkakaroon na to ng alog. Yung pag-alog na yun, yun yung nagiging dahilan kung bakit tumatama yung rotor doon sa stator. Kaya nagkakaroon ito ng guhit pagka meron ng kalog yung busing mo o kaya yung shafting. So kung saan siya nagkaroon ng alog, kung sa harapan, dito siya magkakaroon ng guhit yung rotor. Kung sa hulihan, dito naman siya. Kung pareho sila, halos lahat yan sa sayad. At magkakaroon na ng ingay habang siya ay pinapaikot natin. So ganun lang po yung para sa shafting at saka sa rotor. Hindi po masyadong mahaba ang paliwanag dito at pagpapalit o technique ng pagpapalit natin. So meron pong mga paraan pang o may iba pang mga ganito na pwede nyong gawin. So kanya-kanya lang ng diskarte kung anong klase na kalangan ng gusto mong gawin. So ang pinakita ko na technique na para sa kamay, yun po yung mga kaya lang ng kamay natin na gawing magpalit ng rotor at saka ng shafting. Kapag dumating po yung pagkakataon na konting pukpok mo lang pumasok na ito, ibig sabihin maluwag siya at naiikot ng daliri mo, ibig sabihin hindi pwedeng ikabit. Hindi natin siya pwedeng ikabit dun sa ating motor assembly kasi iikot po yung rotor, maiiwan po yung shafting kapag kamaluwag po. So ang gagawin lang po natin, ito pong mismong paikot na to, pupukpukin lang po natin yan ng flat screw paikot para lumapat siya sa loob. Ganun din po dito sa likuran o sa hulihan. Kailangan nating pukpukin dito. Ito po. Yan, paikot dyan. Pupukpukin lang po natin yan ng flat screw driver. Tapos, ikutin natin kung naiikot pa natin. Kung hindi na, okay na siya. So, yun lang po yung paraan para matanggal yung pagiging maluwag ng shafting doon sa kanyang rotor. Hindi masyadong mahirap ang mga trouble dito. Dahil kapag sira ng shafting mo, marami na siyang guhit, palit lang. Pag nakita mo yung rotor na ganito ng itsura,
Pwede pa naman to, hindi pa naman siya masyadong damage, pero pagka masyado lang makapal na yung tama ng guhit at malalim na, kailangan mo na rin magpalit nito. So ulitin ko lang po, yung shafting kung maluag at madaling ipasok sa rotor, maluag po siya, pupukpukin lang po natin yan dito sa palibot, kabilaan po. So yun lang po para sa shafting at rotor natin. Susunod naman po natin dito yung patungkol po sa stator, kung paano tayo magpapalit ng use. So sa mga nag-subscribe na, maraming salamat po. At sa mga makakakita pa po ng video, kung bago ka lang sa aking channel, subscribe ka lang para ma-update ka sa lahat ng mga tutorial na ating gagawin. Lahat ng mga troubleshoot patungkol po sa nabanggit ko na electrical appliances po ay makikita po natin dito. So huwag po kayo manghihinayang na tutukan ito, sapagkat malaki po ang magiging pakinabang natin. Maraming salamat po. Sundan lang po yung video susunod po patungkol po sa pagpapalit ng ating fuse ng rewind po ng stator natin.